Guys, nagbabalik kami, welcome po ulit sa ating channel at ngayon magbibigay ulit tayo ng mga impormasyon sa tulong ng ating mga subscribers. Nagbabagi sila ng mga ng kanilang mga coins sa ating page, Kalime Online Facebook page. Ang unang mga coin ay kay Sir Seneri. Ito yung kanya 10 piso year 2000. Ayan guys, dapat ganyan kalinaw ha kapag mag-share kayo ng mga video. At itong 10 piso ay talaga namang, alam niyo naman ano, pag nakakita na kayo ng ganyan ay masasabi na nating error coins. Special mga ganito, mga error coins. No? Ba't ba natin nasabing special? Eh, error nga. Dahil hindi nga normal ang coin, no? Kaya kinukulik yan ng mga collectors kagaya natin. At error coins, struck through grease error itong 10 piso na ito. At marami na tayo nakita ganito, pero iba-iba. Iba-ibang klaseng struck through grease error ang lumalabas. Ano. Itong isang ito, hindi masyado eh. Yung ibang grease error, talagang hindi mo na makita yung mga karakter dyan sa barya. Sumunod na pera niya noong 1997, ganun din. 1997 BSP Series coin. Grease error din ito. Gantong mga grease error coins guys, ang kahit ngayon masasabi na nating merong value yan kasi na maganda pa ang kondisyon niya eh. No? Kahit may error siya, malalaman mo naman na maganda pa ang kondisyon kasi sharp. Sharp pa yung kanyang mga script at ganun din itong 1998 niya. 1998 without mint mark. Yung 1998 na may mint mark guys, yun po ang rare. Itong 1998 without mint mark ay common lang pero error coin po ito kaya special ding yan. Sumunod yung 1997, ganun din. Halos puro grease error ang mga coins ni Sir noong 1997, grease error din. Sa reverse, ganun din. Kita nyo halos magkakapare-pareho sila ng itsura. Eh, no? Yung surface ng barya ay parang sobrang lasipang. Diba guys? Ayan po ang katangian ng grease. At sumunod, itong 1996 niyan. Ito yung mas mataas yung level ng grease error niya. No? Mas makapal. Mas hindi mo na maaninag yung surface ng barya dyan. Yan. Error po yan. Iba kasi iisipin nila baka na damage lang yan. Eh, no? Hindi po yan damage talaga pong merong ganyan ang mga error coins. Sumunod kay Billionaire na AGB. Good PM sir, hindi siya frosted. Meron pa ako dalawa dito. Makikinis sila. Salamat sa tugon. Itong mga tinatawag nila nga non-frosted 5 piso no na gun. Tignan nyo mabuti guys. Kita nyo ano? Unang buwan pa lang ng video, makikita mo na na glossy type itong no na gun na to. Tinatawag kong ang rare 5 piso ito eh kasi halos lahat ng nakikita kong mga 5 piso nonagon eh halos frosted po lahat at wala pa po akong nakukuha kagaya nito. Ayan o, kikita nyo no, glossy. Kaya kung meron kayo dyan o, hindi kayo familiar sa frosted lalong lalong sa mga bago guys, simulan nyo ng pag-aralan yung mga variation ng mga barya. At ayan, dalawang piraso pa yung kanyang 5 piso nonagon, non-frosted. Ayan o, makikita nyo non-frosted, ibig sabihin glossy siya, hindi siya yung parang nababad sa na-frozen, ano kasi yung parang sinasabi nila frosted, para siya na-frozen. At iba kasi ang tintab ng mga frosted coin compare dito sa mga glossy na talagang shiny, glossy siya. Ayan, close up natin para makitang kita ninyo. Ayan, alam nyo guys, itong mga glossy type na ito ay wala pang record sa Numista. Ang meron pa lang doon yung mga 2018 Frost Coin at yung 2019 Reverse Frost. At alam ko meron na rin 2018 na Reverse Frost at Reverse Frost lang, no? Kaya kailangan natin mag-update. Tingnan natin sa n.numista.com kung anong-anong variation ang meron ng record dito. Ayan. So, meron din comments dito guys, no? Makikita nyo, ayan, 2019 frosted reverse die versus non-frosted. Reverse die comparison on the upper left is a 2019 frosted reverse die. And the bottom left is a frosted nonagonal 5 piso coin. Ayan, makikita nyo, meron na silang comments. So, ibig sabihin, meron ng collectors, numismatis na nag-update dito. Sabi ko naman sa inyo, di ba? Nag-a-update po yan. At itong unang record, yung year 2017, 38% na siya guys. At sa extra fine condition, 55 pesos ang value. At sa uncirculated naman,
59. Ayan na, 2017 yan. Common yan. Guys, no, iba kasi napagkakamalang mahirap daw hanapin ang mga year 2017. Hindi po. Mga common lang po yan. No? Sumunod, 2018, 66%. Mas marami ito eh. Pero meron na rin value from very fine, extra fine, AU, hanggang uncirculated condition. Sumunod yung 2018 frosted dye 4%. Ito yung mga variation sa NGC coins na atin lamang mapapakinabangan pagdating ng panahon. Ano, kasi mga collectibles po yan eh. At hindi magtatagal, dumadami kasi mga collectors. Nalalaman nila yung mga variation na dapat kinukolek. Maaaring kumunti yan. At kapag wala na silang makuha, siyempre mapipilitan na silang maghanap ng mapagbibilihan para lang makakuha ng mga variation tulad nitong mga frosted dye, diba? Sumunod yung 2019, common lang din, ano, 19%, at sa uncirculated condition ay 52 pesos na siya. Sumunod, 2019 frosted reverse dye 1.0. Ayan. Ibig sabihin guys, no, mas mababa itong variation ng frosted reverse dye. 2019, meron po tayong mga hawak nito. No. Eh, ang tanong, paano yung pinakita natin na 5 piso na glossy type? Eh, wala pa pong record dito. So, masasabi kong maaaring, kasi magiging huli yung pag-update yan. Kung hintay natin na mag-update yan, di natin masabi kung kailan. Diba? Depende yan sa mga miyembro na n.numista.com kung ipapa-update nila dito at kung mapapatunayan na nga nila na meron nga talagang glossy type variation sa mga NGC. Diba? I-observahan nila yan eh. Susuriin pa nila yan kung talagang ang variation yung glossy type niya. Pero sa atin namang nakita ay para sa akin glossy naman talaga kasi siya. Hindi siya error eh. Iba naman kasi pag error, di ba? Ayan. So, bago na tayo magtapos, pasadahan pa ulit natin para mapamilyar kayo dito sa glossy type na 5 piso nonagonal. Ayan. At huwag po ninyong alilimutang magbigay ng opinion, guys. Malayang malaya po kayo makakapagbigay ng opinion dito sa ating mga content. At dun po sa mga baguhan, no, kung gusto nyo pong matuto sa pag-collect, makilala mga variation, mga barya, mga Philippine coin, mag-subscribe po kayo sa ating channel at paki-on ang bell para ma-update kayo pag may bago tayong mga impormasyon. Hanggang susunod po, maraming salamat. God bless you all.